Maraming maraming salamat. Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat po sa patuloy na tumututok sa ating live streaming channel sa YouTube at Facebook. At sa lahat po ng mga nakikinig sa Dizzy Double B, maraming salamat at welcome to the program! Ang ating bisita ho ngayong hapon ay pinag-uusapan sa apat na sulok ng Pilipinas. Siya po ang pinakamaganda, siya po ang pinakamayaman, siya po ang pinakamahusay na designer, turned model, Naitay Kapuso. Please welcome Greta V. Hindi Greta ang pangalan ko. Pangalan lang yon ng babaeng nakamaskara. Dahil ang totoong ako ay ang babaeng nasa likod ng magandang mukhang to. Ako, si Gigi Robles. And I thank you. Hoy! Kung mga eksena ka, akala mo, ikaw lang ang bida dito? At ikaw lang ang guest dito? No way! Guest din ako dito. Wow! Maxine Medina, Philippines! Maraming salamat. Hanggang dito ba naman, Claire? Hanggang dito, hindi ka talaga papaawa? Ang sarap niyong panuorin. Hanggang dito, talagang ayaw paawa. Ayaw paawa? Oo. All the way from Angono, Rizal. Ang dating hipon, ngayon tinatawag na magandang dilag, Herlene Nicole Budol. Hala! Maraming salamat. Please, please. Ano ba na? Andito pala. Okay. Yes. Herlene, Maxine, welcome to the program. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Ito ang exciting. Bukas is a finale episode of Magandang Buhay. O Magandang Buhay. Sabi ko, Magandang Dilag. Oo. O Magandang Dilag. Congratulations. Thank you. One of the top raters of GMA Prime Time, of GMA Prime, Afternoon Prime, GMA Afternoon Prime, mabuhay talaga. Inaabangan, pinapanood, magpasalamat tayo at imbitahan sila sa finale episode tomorrow. Go! Ayan! Iniimbitahan ko po kayong samahan kaming sa pagtatapos ng Magandang Dilag. Bukas po yan, 3:20 po ng hapon. Ako, sure po ako na mag-enjoy po kayo sa last episode. Medyo malungkot kasi matatapos na Tito Boy, pero happy po kami dahil maganda po yung naging flow po ng story. At saka, Maxine, tinangkilik talaga. Yes, thank you po sa lahat ng tumangkilik ng Magandang Dilag. Grabe, unexpected po na ang taas-taas ng rating natin. Tama. At yung energy ng mga acting namin doon, as in, to the max talaga. No, parang natutuwa din kami na na-appreciate ng mga tao talaga. Tsaka yung tipong mapapaisip ka na, oh, nagawa pala natin to. Pero naiintindihan ko yung feeling na ang lungkot, no? Ang lungkot magpaalam, naging bahagi ng buhay mo. Para pong na-heartbroken po ako. That's true. But you know, the way to do it also is to look forward what's next. Yes. To look forward what's gonna happen next. Because alam natin na maganda ang susunod. Ang papalit po, Naitay Kapuso, sa Magandang Dilag ay Stolen Life. That stars Gabby Concepcion, Beauty, Carla Abeliana. And that's really exciting. Starting Monday, kasi magtatapos nga ang Magandang Dilag po bukas. Aww. Pero hindi natin tatapusin ito na walang ingay. Pero alam mo, Maxine, kanina, or even yesterday, when you started to talk about this particular episode, sabi ko, hindi ko maisip na you would be able to do what you do because I know you to be very shy. Paano ginawa yun? Well, actually, nag-start ako sa GMA as kontrabida talaga. That's true. Thankful talaga ako na binigyan nila ako ng ganung role. Kasi, anong material yon? First Yaya. First Lady. Correct. And then now sa Magandang Dilag, mas extreme pa yung pagiging sobrang ano ko, kontrabida. What I like about that trajectory, ika nga, ng iyong karera, hindi ka pumunta doon sa ayoko, bida. Yung in-embrace mo yung kontrabida. Yes, bakit? Na-realize ko kasi po, nung workshop po ako, as para maging galit ako, hindi talaga nila mailabas eh. Kasi hindi po ako hindi ko kayang maging, paano ba yun, magalit.
sinasabi ko yan sa kanilang lahat. Sabi ko, I know the girl, I know Maxine. Yes, I cannot imagine Maxine na nagtataray. Yes po. So sa workshop, ang ginawa nila talaga sa akin, pinagmura nila ako the whole day. Magmura ka na magmura, nagmagmura, nagmagmura ka. So sabi ko, oh my God, hindi ko kaya to. Pero nung nagmura ako, until maiyak na ako, then sabi sa akin, ilabas mo lahat ng galit mo, ng inis mo, lahat. Ganyan-ganyan. Yun. Na-switch. Right. At saka may mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin alam meron tayo. Until talaga, it takes a lot of bravery and courage na mailabas. Yes po. Yung other side. Sometimes it's just within us. Na hindi natin alam na meron pala talaga ako. And you wouldn't know it until you really try. And then you have to show up. You have to cooperate na, oh, oh, maganda nga naman pumunta doon sa spasyo na hindi mo alam. Hindi yes. ka pamilyar. And it scares me at first. Which is good sometimes. Yes. Nagulat din ako dahil sabi nila, what scares you? You better do it kasi yun yung maglalabas ng ikaw. Tama. What scares you can fuel excellence. Yes. Punta naman tayo dito kay kaibigang Herlene. Hindi, alam mo, for the longest time, you would answer to the name, di ba, yung hipon, etc. Ngayon, magandang dilag, which I think is wonderful. Pero ako ang tanong ko, Herlene, meron bang resentment noon, kahit sama ng loob ng konti, pag tinatawag kang hipon po? Mm-hmm. Anong una ko, oo. Oh, oh. Diba? Parang, medyo may sakit eh. Parang di naman deserve nung tumawag sa akin, ha? Parang gano'n. Joke lang. Parang, hindi naman, nagtatanong din ako sa sarili ko, ah, gano'n ba ako kapangit? Ah. Oh. Pero nung lately po, nung parang nung napagkakitaan ko na siya, ay, I love hipon. Gano'n ako. Tsaka nung natutunan ko dito nang tinatawag na ako magandang dilag, doon ko naramdaman ulit yung respeto. 'Di ba nung Miss ano po nung binibining Pilipinas. Doon ko na ano yung Miss Herlene, Miss ano. Right. Tapos ngayon parang hipon turn to magandang dilag. Parang ay nabus ulit yung parang confident ko na parang pwede pala magbago yung isang bagay. Pwede. At saka gusto ko lamang purihin ang GMA7. Ganda nung evolution na yon. 'Di ba? Mula sa hipon magandang dilag si Herlene ngayon. Mula sa Miss Herlene, naging magandang dilag. Parang, again, di ba, hindi ka pwedeng pumwesto na permanente. You can, again, you can go and evolve into something that's really beautiful. Okay. Pero yung mga bardagula na eksena nyo sa magandang dilag, may mga pagkakataon ba na kayo'y nagkakasakitan? Meron talaga. Kasi not everything can be choreographed eh, di ba? Opo. Parang magpapaalaman lang kami, ate, yes. Ever ha, namasaktan, sorry ha. Parang advance sorry na lang, tapos after po nung away namin, sorry ulit. Tsaka pinapractice namin. Kahit anong practice. And I love this girl kasi game na game talaga siya sa lahat. Totoo, oo. Kwento ko lang, Tito Boy, alam ba, 2000... Kailan ba tayo nagkita? 2009 ata. Ay, hindi. 2017. 17? Parang nag... Yes, nag-judge kami. Nag-judge kami. Tapos tinatanong ko, sino itong katabi ko? Sino yung hipon? Oh. As in, tanong ako ng tanong, sino si hipon? Di ba naalala mo yun? Tapos sabi ko sa kanya, bakit hipon yung tinatawag sa'yo? I don't want to call you hipon. Di ba sinabi ko sa'yo? I want you to call you... I want to call you Nicole. Mm. Kasi Nicole talaga tapos eto pa, siya pa yung naging ate ko sa tunay na buhay ko sa magpakailanman. Mm. So parang ang dami na rin po pala namin mga chance na nagkikita kami. Pero ngayon ho, mas naging close po kami. Nung naging kontrabida ho siya. Yeah. As a kind, there are no accidents. Sabi nga nila, everything happens for a reason. Oh, di ba? I share that feeling. Kasi parang merong katiting na hindi maganda pakinggan kasi yung hipon kasi itinatapon ng ulo. Parang gano'n na. And when I saw you, I said, you are beautiful. Yeah, she is. Di ba? Parang, so I understand yung sabi mo, nasaan si hipon? Yeah. But anyway, babalikan ko lamang ang magandang dilag because, again, this made magandang dilag, hipon, magandang dilag, di ba? Pero meron akong eksena na hindi malilimutan. Yung bardagulan nyo, na nandun si Bianca Manalo, tapos si Riel. Oo. At gagawin namin ngayon yan. Oh my gosh! Ako ang, I will play the role of Bianca Manalo. Wow. Nasa likod mo lang ako. Okay. Chang Susan, nasa si Chang Susan? Chang Susan, ikaw ay nasa likod ni Blake. Gigi. Ni Gigi, okay? Subukan natin. Tapos, basta, saan ba? Kakampin kayo. Oo. Dito si Gigi. Basta nasa likod lang ako. Okay. Ayan. Okay, ready? Ito yung talagang nag-viral, hindi malilimutang eksena po ng magandang dilag. At mapapanood niyo po dito. 5, 4, 3, 2, 1, action!
Hoy Blair, magkaderechahan nga tayo. Bakit ka ba sabotahin ng sabotahin sa akin? May problema ka ba? Kasalanan ko ba na mas exciting ako? Ikaw boring? Hindi ka exciting. Epal ka at ex-senadora. Wow! Eh kesa naman sa'yo, mukha kang punong kahoy na nakabra. Punong kahoy daw? Ano mo dapat sa'yo, ha? Nilagyan ko ng bubog yung oil eh. Parang nagkanta, sugat-sugat yung mukha mo, pati yung legs mo. Ba't may kailanganin mo pa ng bubog? Eh, nandito na yung bubog, oh. Isang magandang bubog na mararamdaman mo ngayon. Galing, no? Palagbakan naman ho natin. Ang maganda din, no? Sinunod sila ang nagsabunutan. Oh, my! But because of that, I'm going to do fast talk with... When was the last interview I did with you? Ang tagal na, no? Tagal na. Years ago na dito, boy. We have to do this. Pabilis lamang. Okay. Alright. Maxine, truth or Blair? Blair. Universe, multiverse? Multiverse. Ganda, talino? Talino. Bibida o magmamaldita? Magmamaldita na. Magtataray o aaray? Magtataray na lang. Made up or no makeup? No makeup. Single life or married life? Married life! Sampal o sabunot? Sasabunot ako. May lumalandi kay mister. Anong gagawin mo? Sasampalipan. Isang buwang bakasyon, saan ka pupunta? Oh my gosh, Europe. Bibida ka sa series, sino ang leading man? Iyon, may bakasyon. Ngayon ko lang sinabi to. Okay, talagang si Ian. One word, describe Herlin. Napakabait. Sobra. First child, girl or boy? Boy. Ilan ang anak na gusto mo? Dalawa. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Chocolates. When is the best time for happiness? Home. Complete this. Getting married is? It's love, it's God, it's everything. Oh. Lamo, congratulations. And I'm just so proud that I met you and I've been part of your journey, kahit maliit lamang, Maxine, and I've been very fond of you. Now that you're married, kumusta ang buhay may asawa? Paano ka nabago? And kung meron kang payo na may kinalaman sa pag-ibig na nais mong i-share kay Herlin, ano yan? And if you have a piece of advice for Maxine, ano yan? Mamaya, you're single? Are you single? Oh, single si Herlin. Tulungan natin. Gusto ko yung ngiti. Tulungan natin hanapin ang kanyang Prince Charming because we will play Pick and Talk sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy. Kasama pa rin po natin si Maxine at Herlin. How is married life? How is the wedding? How was the honeymoon? Balitaan mo kami. Wala pa namang honeymoon. Wala pa. Pero, yeah, pero kasi kami, we live-in kami ng 3 years eh. Alright. So far, wala pa rin naman nagbabago. Sana Lord, wala namang magbago. At kung may magbago man, sana yes, it's maganda. In a good way, yes. Right. Oh. But what are you learning? Na, kasi it's different when you get married, yeah. Di ba? Even if you've lived together, parang iba pa rin yung may official status na. Actually, ang most na-appreciate ko before our church wedding, umattend kami ng seminar eh. Oh. Important pala talaga yon. It's like parang 7 a.m. to 5 p.m. from yung married life to family planning. Na-appreciate mo yon dahil may mga natutunan ka? Yes. Katulad? Simplest as like communication, kung paano mo intindihin yung husband mo when it comes to like deepest downfall niya. Right. Oo. Both sides. Herlin is single. Kung merong kang payo na pwedeng maibigay kay Herlin, na payo na may kinalaman sa pag-ibig, ano yun? As of now, enjoy ka muna. Enjoy I didn't get life. That. I'm sorry. Enjoy. Enjoy right. Your life. Oh. Mag-enjoy ka ngayon because we're going to play Pick and Talk. We're going to show you 3 rounds ito. We're going to show you photos. Tutulungan ka ni Maxine mamili, but you will have the final decision. Okay po. Two guys, first round, second round, and then kung sino nanalo sa first and second, mamimili ka. Let's go to the first round, ika nga, the first batch. Pick and Talk with Herlin.
Okay. David and Alden. Alden. For sure. Ah, yes. Talagang walang advice na kinaalaman ni Maxine, no? Alden, Alden. Bakit Alden? Bakit Alden? Mas nauna ko siyang crush eh, talaga. Ah, okay. Idolo talaga. I mean, parang, uy, perfect guy. Oo. Mabilis. Let's go to the next batch. Kelvin and Buboy. 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 Napaka-pogi ng ugali niya. Sobrang napaka... Ulitin mo yan, ang ganda nun, no? Napaka-pogi ng ugali niya. Sobrang, kasi nag-lock-in kami noon before. Sobrang alaga niya sa akin, as partner niya po doon. Naging asawa ko siya, eh. Sobrang alalay na alalay po siya. Kahit walang camera, sobrang alaga niya po ko as ano friend talaga. Okay. Ngayon, ang nanalo doon sa first round ay si Alden. Apo. Between Alden at Buboy, sino naman ang final choice mo at bakit? Ikaw, Maxine, anong advice mo sa kanya? Between the two of them. Gusto ko ng funny eh. Gusto ko yung nakakatawa. Sexy. Sexy. Diba, actually, a lot of women, a lot of people would say that. Ikaw, ang final choice. Is that Buboy or Alden Richards? Buboy. Talaga. Ah! Promise, Buboy talaga. Kahit mga tropa ko, pag inaano nila na parang, oh, kumusta si Buboy? Napaka-pogi nun. Oh, wow. Sobrang the best nun. I think that deserves an applause. Maxine, Feline, si Michelle D ay nandun yun sa El Salvador, nakikipagsapalaran. She is proudly representing our country in the contest. Kung meron kayong, halimbawa, madaanan lang itong pag-uusap natin, meron ba kayong mensahe para sa kanya? Because you're also beauty queens. Ano ang nais niyong sabihin? Ikaw, Erling. Kay Michelle. Kaya mo yan. At alam ko na iuwi mo ang corona. Kasi sobrang, almost yung beauty niya, sobrang Pilipinang-Pilipina. Sobrang talino niya. Tsaka bumoto po ako. Totoo yun. Totoo yun. Maxine, ikaw. Anong tip kaya ang pwede mong, because you went through the Miss Universe pageant. Kasi Tito Boy, di natin masasabi up to now eh. But I know Michelle D as a person of being a strong woman. So kilala ko siya na kaya niya. Okay. And you know, Michelle D, kayang-kaya mo. Always pray and always believe in yourself and practice mo lang yung, share mo lang yung goodwill. That's all. At saka yung paniniwala talaga sa sarili mo. Yes. Because you have to remember, you're beside over 90 girls, di ba, around the world. Saka nasa dugo niya na ho yung pagiging ano. Oo naman. Anak yan ni Milani Marquez. Yes. Please, again, magpasalamat tayo at mamumida tayo sa finale episode ng Magandang Dilag. Bukas, Maxine, go ahead. Tomorrow na po ang last episode ng Magandang Dilag. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. At huwag niyo pong palalagpasin ang mga mangyayari pa tomorrow, especially sa akin, sa Elite Squad. Magiging masaya kayo kung ano mangyayari sa akin o malulungkot kayo. Ayan. Herlene? Nako, palagi ko pong sinasabi to na maraming salamat. Walang katumbas na pasasalamat yung kaya kong sabihin sa inyo. At abangan nyo ho yung last episode namin bukas ng Magandang Dilag. Mahal na mahal ko kayo. I'm your Magandang Dilag, and this is Blair Escudero. Yeah, flowers for Blair and Gigi. Oh, thank you. Maraming salamat. Thank you very much. And congratulations. Maraming salamat. Naitay Kapuso. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at tahanan araw-araw. Say thank you, make your nanay and tatay proud, and be kind, and do one good thing a day, and let's make this world a better place. Goodbye for now. God bless.